ano ngayon, no? Mag-question and answer tayo habang kumakain. Kiatos. So, let's start. Question number one, galing kay Marjorie David. Actually, kaya hindi ako nakatingin sa screen kasi sa laptop ako nakatingin ko yung mga questions. Kung nakikita nyo man, yan. Ang question ni Marjorie, gano'n mo kami kamahal nila Jai at Jovel? So, bago ko sagutin yung question na yan. Sorry, ganito yung buhok ko. Kulot kasi. Bago ko sagutin yan, nakilala ko sila. Fourth year college ako noon. Tapos sila yata is first year. Same college kami. College of Computer Studies. Comsci din sila, katulad ko. Uy, ako, fourth year na that time. Tapos sila may ginagawa. So, di ko sure kung ano yung ginagawa nila. Something na may dala silang camera. Ba yun? Tapos, parang nakisuyo sila sa akin. Doon ko sila start na nakilala. Tapos tinanong nila kung anong pangalan ko, anong year ko, anong course. Kasi yung IT, tsaka yung comsci sa school namin, is same na uniform. Pero yun, tinanong nila. Tapos, ang lagi niya kasing kasama, si Jai tsaka si Joel. So, ayun. Na parang napalapit ako sa kanila since naging part ako ng officer ng college namin. So parang since madaming kakilala, kailangan approachable ka. Tinawag na nga ako ng classmate ko ng ano yun? Basta may tinawag siya sa akin na masyado akong friendly. So, sasagutin ko na yung tanong mo kung gano'n ko kayo kamahal. Siyempre, naging mabait kayo sa akin. So, siyempre, mahal ko din kayo as little comsci. So, yun. Basta yun. Next question is galing kay Diane Andaya. So, guys, may YouTube channel siya. Subscribe kayo sa kanya. Ang name niya, Diane Catherine. So, yun. Ang question ni Diane is, how to be you po, ate? How to be you, Diane? Kasi ganda siyang bata. Kapit-bahay lang namin to eh. Siguro mga 20 steps lang from here sa bahay papunta sa kanila. Tapos, ito, galing sa classmate ko ng college, Kaylee Jane. Question number 3. From Lee Jane Madali. Dami mong tanong, Inday. So, question number 1. How did you meet your boyfriend? Where and when? Yung boyfriend ko kasi ngayon, pinakilala siya sa akin ng pinsan ko. December 2016. Tapos nagkita kami Pasko, December 25, 2016. So, yun. Tapos, what is your most happiest moment? Happiest moment ko? Siguro yung nakagraduate ako ng college. Kasi syempre, makikita mo yung parents mo. Kasi ako ngayon bunso, ba? Diba? Tapos, that time, 2011, nakagraduate yung ate ko ng college. So, ako na lang, 4 na taon pa na magka-college. So, syempre, nung nakagraduate ako nung 2015, parang, alam mo yun, malaking ginhawa sa kanila, kala mama, na nakagraduate ako. At least, wala na silang pag-aaralin, di ba? So, parang, happiest moment ko din yun. Since, degree holder ako, nakapagtapos ako. Yung pangatlong question ni Lee Jane, since you are in a long-term relationship, what are your insights to those person who are cheating? Actually, kasi, cheating is a choice.
Wala namang sinasabing gender yan eh. Miski babae o lalaki nag-cheat. For me na lang, siguro yung nag-cheat, hindi sila kontento sa relationship na kung anong meron sila. Diba? Kasi ba't ka naman mag-cheat kung kontento ka sa taong mahal mo? At nakikita mo sa kanya, nakasama siya habang buhay. So, yun. Then next, from Rex Mervin, Templeo Cayetano. Classmate ko to ng elementary, tsaka ng high school. Since elementary, grade 3 yata o grade 4, classmate ko siya. Tapos no high school, third year high school, classmate ko siya. Ang tanong niya, may Manila paper din kaya sa ibang bansa? Siguro, meron, pero iba lang yung tawag nila. Hindi as in Manila paper na katulad sa atin. Huwag ko, tanong mo sa mga foreigner. Next is, kaibigan din. Siyempre, lahat naman ang nagtatanong dito, kaibigan ko eh. Nag-post kasi ako sa Facebook na kung may gusto silang itanong sa akin, then sasagutin ko sa vlog, which is nga ngayon. So, next is si Giovanni Perez Sanchez. Ang tanong niya is, anong mas gusto mo? Matangkad ka pero ting-ting ka sa payat? O maliit ka tapos kasing taba mo si Snorlax? Siguro mas gugustuhin ko maging matangkad since 5'' lang yung height ko. Kasi alam mo yun, yung iba kong pinsan, matangkad. So, ako maliit. Diba? So, parang, tas gugustuhin ko ding pumayat ulit. Kasi nga, dati talaga, payat ako. Tumaba lang. After graduation? Oo. After graduation, tumaba ako eh. Siguro. Next question. Galing kay Chriselle Javier. Biggest fear in life. Lahat naman ng tao may biggest fear. Kanya-kanya lang kung paano nila sasagutin. Siyempre, mawala yung magulang mo. Siyempre, simula ng bata hanggang sa ngayon, kasama mo sila. Minsan kasi dumadating sa point na gusto kong gumala mag-isa. Kasi mama kasi minsan gusto niyang sinasamahan ako. Minsan ayoko. So parang kapag iisipin mo, what if pag hindi mo na sila kasama? Parang nakakatakot na din pala na ganyan. Basta, ang biggest fear in life is yung mawala yung parents mo. Same as with the parents naman din, parang natatakot mawala yung anak. Tapos, next yung ate ko nag-comment. Si Ate Jing. Sabi niya, what type of question ba or anything? Ano, any topic about anything? Hindi ko alam kung ano yung sasagot ko kasi walang question naman si ate. Next is, galing sa friendship ko, si Angeline Joy. Hi, shout out. Ang tanong niya is, what's your biggest insecurities? Madami akong insecurities eh. Katulad na lang netong buhok ko, kulot. Kaya, pag may nagkakaroon ako ng budget, nagpaparibanda ako. Kasi, ayoko nang, kung nakikita niyo yung buhok ko. Ganyan. Tapos, ang lapad pa ng noo ko. Tapos, since may problem nga ako sa ngipin, kaya ako nagpa-brace. Kasi, alam mo yun, pag nakakakita ko ng tao na maayos yung ngipin nila, maganda yung ngipin nila, nahihiya ako magsalita kasi yung ngipin ko may awang. So, pakita ko na lang yung picture sa screen. So, tapos, ang next question is, galing kay Kuya Ace. Si Kuya Ace, kasama ko siya dati sa PLDT Malabon. Kasi dati nag-tailor ako sa PLDT. Ang sabi niya sa comment is, hindi naman siya question.
Sabi niya, kwento mo PLDT life mo sa Malabon branch. Tapos abangan namin kung kailan mo i-vlog. Diba? Actually, Kuya Ace, hindi ko na siya i-vlog. Hindi ko na siya ikukwento kasi that's too private, too personal. Tsaka kasi, ano pa yun? 2017 pa yun. Ayun. Next question is galing sa ninang ko, kay Ninang Tessie Brigado. Ang question niya, bakit wala pa yung SAP namin? Ano to eh? Yung social amelioration program. Paki-explain. Ninang, sige po, bubulungan ko po si Presidente Duterte. Sabihin ko po, bigyan kayo. Even kami naman, nag-apply kami ng SAP sa'yo sa DSWD kasi nga no work, no pay ako. Last but not the least, wait, masakit eh. Anong pinaka-memorable memory mo sa Fatima, ma'am? Ang question na to galing sa former students ko nung nagturo ako ng senior high sa Fatima. Kung saan ako graduate ng college, guys, ah. Pinaka-memorable ko? Dami. Kasi, ultimong sadyante ko, naka-vibes ko. I mean, syempre, kailangan nandun pa din yung respect nila sa'yo as a teacher nila. Una pa lang na pumasok ako sa kanila, pinaalalahan ako naman na sila na pwede niyo akong kaibiganin, pwede tayo maging tropa, pero you should know the boundaries between the teacher and the students. Syempre kasi, kung hindi mo papaalalahanan sa kanila, baka makalimutan nilang respetuhin kanila bilang teacher. Tsaka kasi, yung estudyante ko, nire-respeto ko din naman yung needs nila kasi dumaan din naman ako sa pagiging student. So yun lang guys, yung mga Q&A natin for today. So, mag-iisip ako ulit ng pwede nating gawin for next vlog. Bye-bye!